Habang busy-busy na mga kababayan yung mga Duterte sa kanilang political plans na i-invade yung Senado tulad ng invasion ng China. Di ba? Imagine po. First in the history na kung manalo, tatlong Duterte sa Senado mga kababayan, sanay na tayo sa dalawa. Mag-ina, magkapatid. Pero yung tatlo po, talagang, ano niya, Mr. Maravillas? Kalabisan na po. Ang tawag niyan, mga kababayan, sugapa. Ano ba? Imagine, sabay-sabay po. Gustong maging senador. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, nandun sa Negros, Occidental, tuloy-tuloy lang ang pagsiservisyo sa ating mga mamamayang Pilipino. Ayan po yung ating Pangulo. Laging dinudumog ng napakaraming mga tao. So sabi dyan, Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folk and Families in Bacolod City, University of Negros Occidental, Recoletos, Bacolod City, June 27, 2024. So sige lang yung ikot ng ating Pangulong Bongbong Marcos para maibsan mga kababayan ang kalagayan ng ating mga mamamayan, lalo yung mga nasalanta po ng El Nino phenomenon. Kaya yung mga critics niya, wala nang ibang critics po yung ating Pangulo, hindi yung grupo ng mga nausog. Ayaw nila na namimigay mga kababayan. Dapat daw hindi mamigay. Bakit daw namimigay? Wala bang calamity? Tinamaan pa lang po tayo ng El Nino. Billion po yung damage ng El Nino sa buong Pilipinas. Yan ang rason po bakit nag-iikot po si President Bongbong Marcos saka si Martin Romualdez. Kaysa naman mag-ikot para lang po manira tulad ng nausog. Di ba? Yan po yung masama na nag-iikot ka para mamirwisyo sa ating mga mamamayang Pilipino. Iniistorbo nila at nagpapakalat pa mga kababayan ng mga kasinungalingan. Yung lahat pong sinasabi nila sa nausog, fake news. Walang base po. Gawa-gawa lang nila mga kababayan yung issue. Walang katotohanan. May nagpupundo yata na foreign power. Kaya siyempre, tuloy lang po sila. Pero hindi nila mauuto yung ating mga mamamayang Pilipino. Kasi po, kitang-kita yung pagsiservisyo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Grabe po ang sipag ng ating Pangulo. Yan sa distribution of presidential assistance to farmers, fisher folk, and families. Wala pang presidente po, other than yung kanyang tatay, ang nakagawa ng ganyan. Talagang direkta niya na ginagawa yung pamimigay ng assistance. Naalala ko noon si yung nanay niya, yung launching mismo ng Green Revolution, pinangunahan ng kanyang nanay, si Mrs. Imelda Romualdez Marcos. Yan ang picture. Sabi dyan, First Lady Imelda Marcos launched the Magtanim Upang Mabuhay program, a nationwide campaign for self-sufficiency in food. The program, which is in line with her Green Revolution projects, specifically the program which is in line with her Green Revolution project, specifically this new project seeks to intensify the production of root crops as a possible substitute for rice and other cereals. Ganyan kasipag ang pamilya Marcos, mga kababayan. Mismong si Mrs. Imelda Romualdez Marcos, nangunguna, yun ang naituro kay President Bongbong Marcos sa kanyang kabataan. O, tingnan ninyo ito, si Mrs. Imelda Romualdez Marcos, saka si President Marcos, nasa rice field mismo, sa Iri. Ito yung re-enact ng ating Pangulong Bongbong. O, di ba? Yung Green Revolution ito. Marcos created Rice and Corn Production Coordinating Council. Ito yung famous na picture ng ating dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos. Nagtatanim ng palay. Hands-on siya po.
Kaya ganun din ngayon ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong. Hands-on siya sa pagbibigay ng mga ayuda sa ating mga magsasaka. Like father, like son, mga kababayan. Tingnan ninyo yung ating Pangulo. Diba? Nakakatuwa. Sige, pamigay niya ng mga cheque po. Financial assistance para madali makarecover yung ating mga magsasaka at mga mangingisda. Kaya mahal na mahal siya ng ating mga kababayan. Diba? Mga sasakyang mga bangka para sa mga mangingisda. 34 million RCEP beneficiaries. Yan. Tingnan natin. Diba? Mga kababayan. Hands-on ang ating Pangulo. Tinitingnan niya mismo, personal. Ayaw niya, mga kababayan, na kinikwento-kwentuhan lang siya. Di ba? Baka niya niluluko lang tayo ng ilang mga opisyal. Pasiguro siya. Yung distribution, talagang pinupunta niya siya mismo. Natutuwa siyang nakikisalamuha sa mga ordinary people. Mula sa PCA, tayo po ay mamamahagi ng 1,500 bags ng coconut seedlings na diba? Nagkakahalaga ng 214,500 pesos. 240 bags para, ng organic fertilizer na para po may balik natin yung dami ng mga at hybrid nursery na nagkakahalagang 2 million pesos. Kasi po, yung mga kanyuga natin, ginawa ng kukulamber, inubos na po. Matamlay yung replanting na ginawa ng previous administrations po. Hindi masyado sila seryoso. Kaya ang dami ng mga puno ng niyog ang nangawala, dagdagan pa ng destruction ng bagyo. Diba? Kaya kailangan ng massive replanting po. Kaya namimigay siya nito ng mga seedlings. O ngayon, pakinggan natin yung mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan po. Ang daming tao po. Maraming salamat sa Special Assistant Secretary Anton Lagdomeo Jr. Please, magsiupo po tayo. Dito po, at sila ang lead agency dito sa aming ginagawa na pagdala ng tulong at assistance para sa ating mga beneficiary na tinamaan at naramdaman masyado ang tagtuyot na dala ng El Nino. Kaya ang iba't ibang cabinet secretary. May calamity po, yung po, El Nino. Ng, Department of Agriculture. Kaya mali yung mga propaganda po ng mga nausog vloggers. Na wala man niya, pamumulitika lang ito. Naiwan dito dahil nga sa anong pamumulitika? Serbisyo ito, totoong serbisyo sa ating mga mamamayan. Para siyang tumutulong. Kaya siya po ang, sila po ang nangunguna kapag tayo tinamaan ng kalamidad. At ngunit hindi lang sa pagputok ng bulkan, hindi lang sa lindol, hindi lang sa bagyo, pati na sa ating mga farmer, sa ating mga mangingisda na nangangailangan ng tulong dahil nga sa kahirapan na dinaanan nila dahil nga sa hinaharap pa natin patapos o hinaharap walang natin pamumulitikan, tagal-tagal pa ng eleksyon po, ang namumulitika po si Inday at ang buong pamilya niya. Nag-announce kaagad na tatakbo pagkasenador buong pamilya. Yun ang pamumulitika. Ito, serbisyo po. Alam nyo po, kahit na napakaganda po ng plano ng national government, kahit na napakalawak ng programa na aming inaisip, hindi po namin kayang gawin kung hindi natin katulong ang mga local government officials. Kaya tang nag-uugnay po, kailangan maganda po ang ugnayan, kailangan maganda po ang coordination at laging nag-uusap. Kaya po ay nangunguna dyan sa pag-uugnay sa ating mga local government mula sa probinsya hanggang sa barangay. Ang ating Department of Interior and Local Government Secretary
Ben-Hur Abalos. Ang Lone District Representative ng Bacolod, Representative Greg Gasataya. Ang 6th District Representative naman ng Negros Oriental, Congresswoman Mercedes Alvarez. Ang 3rd District Representative ng Negros Occidental, 3rd District Representative Comfort Benitez. Yung lahat ng mga official po, full support sa ating Pangulong Bongbong. The 3rd District Representative Negros Occidental, Congressman Emilio Bernardino Yulo. Diba? At ang ating butihing ama ng probinsya ng Negros Occidental, Governor Bong Lacson. At ang ating host na dito sa ating programa ngayon, dahil nandito tayo sa Bacolod, ang ating City Mayor, Bacolod City Mayor, Albie Benitez. Ang ating, ang pinakamahalaga na ating kasama ngayon dito sa ating programa na ginagawa ngayong hapon, ang pinakaimportante sa lahat, nang nandito kayo po mga beneficiary ng magtatanggap ng iba't ibang klase na tulong, ang aking mga kasamahan sa pamahalaan, ladies and gentlemen, maayong aga sa pinalanggat namon nga Negrense. Huwag naman kayo nagtataka, yung First Lady galing sa Baguio City, kaya tinuruan ako mag kaya nawala na yung punto na Ilocano para na ako native. Sa ating mga minamahal, saka taga Baguio City pala si Visa Marcos. Kasama ang inyong mga pamilya, na ating tinutukoy na City of Smiles, isang taus-pusong pagbati mula sa ating pamahalaan. Narito po kami ngayon sa Bacolod upang ipadama ang aming pagmamahal at suporta sa mga tunay na bayani ng ating panahon. Kayo ang walang humpay na pagsisikap para sa ating bayan. Ngayon naman, kaliwat kanan ang pagsubok na inyong kinakaharap mula sa pagbabago-bagong klima hanggang sa mga kalamidad, hindi namin kayo pababayaan. Isa na rito ay ang matinding pagsubok na dulot ng pagputok ng Bulkan Canloon nitong Hunyo lamang. Sa kasalukuyan, umabot na sa higit 9,000 pamilya o mahigit 27,000 katao ang naapektuhan ng pag-aalboroto ng kanloon. Ang mga pinsalang idinulot ito sa agrikultura ng Negros Occidental ay umabot sa mahigit 11,000,000 piso na ikinalugi ng 135 mangingisda at magsasaka. Bilang tugon sa hamong ito, namamahagi ang DSWD ng higit 24,000,000 pisong halaga ng tulong sa Baguio City, sa La Carlota, sa La Castellana, Moises Padilla at Pontevedra. Bukod po rito, kasalukuyan isinasagawa ng Department of Agriculture ang pagsisiyasat sa epekto ng pagputok ng bulkan sa sektor ng agrikultura at pangisdaan upang matiyak na maibibigay ang angkop na tulong na mga at mga hakbangin. Nakakaantabay na rin ang DA Region 6 Disaster Risk Reduction and Management Operations Center at yung Livestock Rescue Evacuation Center sa pag-alalay sa mga nag-aalaga ng hayop sa oras ng pangangailangan. Ang Negros Occidental Provincial Veterinary Office naman ay nagbigay na rin ng mga gamot sa La Castellana at nagpadala ng mga veterinaryo at mga eksperto upang tumulong sa mga nag-aalaga ng mga hayop. Kasabay din nito, hindi rin natin nakakalimutan ang pinsala na idinudulot ng nagdaang El Nino sa kabuhayan ng ating mga magsasaka at mangingisda. Kaya ang Department of Agriculture Region 6 ay patuloy na nagsasagawa ng pananalipansala ng El Nino at tumutulong sa mangingisda at magsasaka sa kanilang pagbangon at rehabilitasyon. Mga minamahal kong mga kababayan, sa araw na ito,
Magkakaroon pa tayo ng karagdagang tulong para sa inyong lahat. Magbibigay po tayo ng tigsa 10,000 piso na siyang ipapamahagi ng lokal na pamahalaan. The best pa. Talagpakan. Sa mga beneficiaryo mula dito sa Bacolod City at iba pang bahagi ng Negros Occidental. Bilang karagdagan sa mga ito, bagong Pilipinas. Maglalagay tayo ng 10,000,000 piso para sa pamahalaan lungsod ng Bacolod at 50,000,000 piso para naman sa pamahalaang panlalawigan ng Negros Occidental. Magkakaroon din ng iba't ibang uri ng tulong ang ilang sangay ng pamahalaan. Ang DSWD ay magbibigay ng tigsa 10,000 piso sa 10,000 makakatanggap mula sa hanay ng mga magsasaka, manging isda at sa kanilang pamilya. Bukod pa rito, kasama rin po ang ating mga congressman at ang tanggapan ng House Speaker na si Speaker Martin Romualdez ay magbibigay din ng tigli 5 kilong bigas sa lahat ng nandito ngayon. Si Mr. Rice, kaya pati yung pamimigay ni Martin po, naman, sinisiraan ang mga nauso. Patuloy rin natin ang mga proyekto para sa ikagagaan ng buhay ng mga mamamayan ng Negros Occidental. Isang mahalagang proyekto na ating tinututukan ay ang Bacolod Negros Occidental Economic Highway na magsasaayos. Ito ay magsasaayos at magpapalawak ng mahigit 42 kilometro ng daan. Magtatayo ng 12 bagong tulay at magpapatibay sa kasalukuyang 6 kilometrong kalsada at 4 tulay. Matindi po. At nariyan din ang Ascenso Yuhum Residences dito sa Bacolod City. Tinutukan din natin ang pagpapabuti ng kabuhayan ng ating mga kababayan dito. Sa ilalim naman ng tulong panghanap buhay para sa disadvantaged displaced workers o yung tinatawag na TUPAD programa ng DOLE, patuloy tayong magbibigay ng tulong sa mga benepisyaryo ng rehiyon. Layunin nito na magbigay ng pansamantalang kabuhayan para sa mga nawalan ng trabaho at mga nasa laylayan ng lipunan. Sa pangunguna naman ng TESDA, magbibigay tayo ng training allowance upang makakuha ng bagong kasanayan ang ating mga kababayan at makatulong sa kanilang paghahanap ng mas magandang trabaho. Maliban sa mga ito, magbibigay din kami ng mga makinaryang pangsaka, mga seedling, mga iba't ibang kagamitan, livelihood starter kit, tulong sa inyo ng pangmatagalan. Pati yung mga laylayan ni Lenny Robredo po. Nabubuo ito ng isang produktibong pamayanan, ng isang malas at kaayang-ayang kapaligiran. Mga kababayan, ako ay nasasabik na makita ang kalalabasan ng lahat ng ito. Pati na rin sa magiging epekto nito sa ekonomiya ng inyong lokalidad, lalo na ngayong bahagi na kayo ng bagong Negros Island Region. Pinapangako ko na walang magsasaka o manging isda o sino mang Pilipino ang mapag-iiwanan sa aming pinapangarap na bagong Pilipinas. Bilang inyong pangulo, ang aking pangarap ay isang bansang maunlad kung saan ang bawat isa ay mamumuhay ng may dangal at katiyakan sa kanilang kinabukasan. So, di ba? The best. Sa inyong tulong at suporta, makakamit po natin ito basta tayo ay sama-sama at nagtutulungan. At tayo ay kapitbisig na pinapaganda ang ating mga anghanap buhay at tumutulong tayo sa mga nangangailangan ng tulong, maaabot na rin po natin ang ating pangarap ng bagong Pilipinas. Maraming salamat. Mabuhay! Mabuhay ang ating mga magsasaka at mangingisda. Mabuhay ang bawat pamilyang Pilipino. Maraming salamat po. Di ba, mga kababayan, nagagalit yung mga nausog.
pamumuliti ka daw yung pag-iikot-ikot ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kasi Martin Romualdez. Yung kayo nga, ikot ng ikot para Manila. Yung ating Pangulat si Martin, umiikot sa buong Pilipinas para magserbisyo, para po mamigay ng tulong sa mga nasaranta ng El Nino at implement yung mga programa. Kayo, ano nagawa ninyo? Kung hindi manira, magmura ng magmura. Walang pakinabang sa inyo, yung ating mga mamamayang Filipino. O ito pa, sabi ng Palacio Malacanang, trabaho para sa bayan to help generate 3 million new quality jobs by 2028. Sabi ng ating Pangulo na ano daw siya? President Marcos called on the labor sector to vigorously implement the plan for trabaho para sa bayan o TPB. Ayon sa ating Pangulo, itong TPB will be one of the driving forces to help create at least 3 million new jobs by the time he steps down from office. Walang tigil po sa pagpaplano at pag-implement ng mga plano yung ating Pangulong Bongbong. Yan siya po. Sabi dyan, in a move that aims to redefine the economic landscape of the country, President Marcos has unveiled the Trabaho para sa Bayan report in the Employment Covenant. The report is a result of a series of regional consultations designed not just to create jobs but to ensure that these jobs improve the quality of life for many Filipinos. Eh, sinabi ng ating Pangulo po, ang pangarap niya ninyo ay pangarap ko. Di ba? So sabi niya, beyond generating employment, what we want to achieve is creating quality jobs, anya, with a special emphasis on ensuring workers' welfare, empowerment, competitiveness, and security in all aspects of our labor sector. Ayan pa, ang key features niya, educational reforms, yung hindi nagawa ni Inday. The TPP plan involves restructuring the educational system to include enhanced technical and vocational education in training, ensuring that young Filipinos are equipped with industry-relevant skills. Kayo ng ating Pangulo na lang yung gumawa kasi wala man pong contribute man lang po si Inday. Wala siya sa focus po kung ano-ano ang pinakikialaman. Yung pinangingialaman niya po, mga kababayan, wala mang relasyon sa ano? Wala mang relasyon sa mandato niya as Defense Secretary. Nandun siya sa pagsaklulo kay Pacquiao. Pagdating sa West Philippines, na kailangan yung at least may statement siya, no comment. Tapos, gusto pang patakbuhin mga kababayan yung buong pamilya niya pagka-senador. Anong gagawin doon? Makipag-away sa mga senador. Isip po nga po, gusto pang tumakbong senador, lagi pong wala daw doon siya sa Congress. Hindi makita. Ano ba? Diba? Magsisweldo lang. Sabi dyan, sectoral investment, the plan targets key growth sectors such as technology, manufacturing, and green energy, identifying this as the future of sustainable job creation. Tapos, enhanced collaboration. PBBM has championed a collaborative approach involving stakeholders from various sectors, including government bodies, private companies, and international partners to ensure the plan's success. Kita ninyo, ito yung nakuha niya mga kababayan na assurance galing dun sa mga bansa na kausap niya. Pati yung mga companies na ka-meeting niya sa pag-travel niya sa iba-ibang bansa sa mundo. So ano yung mga benefits nito? Itong TPB plan, increased employment opportunities with millions of jobs on the horizon. Filipinos from all walks of life will have access to employment. Economic upliftment, these jobs opportunities are expected to spur economic activity and elevate the nation's GDP. Tapos, social improvement, by reducing unemployment and underemployment,
The TPB plan aims to lessen poverty and improve overall social welfare. Yan ang ating gobyerno. May blueprint sa mga dapat na ginagawa. Hindi yung syukran ng syukran. Sige lang ang syukran. Tapos may mga parinig pang may nagurgur daw sa kanya. Pero hindi daw nagtagumpay yung nagurgur. Silang lata niya. Nang tanungin kung sino ang niya nagurgur sa'yo, yung pinapakita yung sugat niya rito. Silang anya, silang lahat. Pampolitika po. So paano siya i-implement? The implementation strategy includes leveraging government resources, enacting supportive policies, and fostering an environment conducive to business expansion and foreign investment. The administration has pledged transparency and robust monitoring mechanism to track progress and ensure the plan's objectives are achieved. Ganyan ang pamumuno po. Dapat may planong maayos. Kausap niya yung ganyang mga economic managers palagi. 2024 National Employment Summit. Ayos pa mga kababayan. Ayos na ayos na niya Mr. Maravillas. Iyan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.